Nagsalita na nga po guys ang PDEA at dinidebunk ang false document na inilabas ni Maharlika kagabi. Feeling ko nga guys mukhang itong si Maharlika kakasuhan ng PDEA. Hoping so, nakasuhan siya ng PDEA kasi you know what? Yung PDEA parang sinisira niya yung imahe eh. Sinisira niya yung credibility ng PDEA. 'Di ba? So dapat talagang bigyan to ng action, hindi yung dinidebunk lang ninyo kasi nararamdaman ko na merong gagawing action itong PDEA na to. So abangan na lang natin sa susunod na araw or buwan. Feeling ko kakasuhan ng PDEA itong si Maharlika kasi talagang sinisira niya ang reputasyon at image, credibility, 'di ba, ng PDEA. So ngayon nga guys, naglabas sila ng paunang lunas. Ito nakikita niyo yan. Dokumento. So ang sabi dito, PDEA debunks fake news operational documents. So ano nga ba yung documents ni Maharlika? Ito yun guys, tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo. Yan, unang picture, tapos pangalawa. Yan. Pero guys, nung nakita itong picture na to, meron tayong unang napansin. Yung date at settings niya guys, hindi po nagko-complement. Una na natin nakita yan guys. Pangalawa, walang control number. Merong team leader pero walang control number. How do we know? 'Di ba? Kung totoo yung kanyang sinasabi. At yung pangatlo dito guys, ito ha. Tingnan niyo yung second page ng inilabas na document ni Maharlika. Tingnan nyo ha, yung authority to operate. Makikita nyo, nakalagay dyan, surveillance, casing, test buy. Magkaiba po yung surveillance sa buy bust. Pilit nilang kinukonek ang dalawang papel na yan, pero hindi talaga yan guys connected. At ito yung malala, kung bakit natin masabi, or kung bakit natin mapapatunayan na fake news talaga, kasi tingnan nyo guys yung vehicle. Nakikita nyo yung vehicle? 'Di ba? Mazda, Toyota, Isuzu. Pahamak talaga 'tong Isuzu na 'yan. Kasi guys, mali yung spelling. Ang spelling po ng Isuzu, sa sinasabi niya, S mauna yung S, Isuzu. 'Di ba? Bago yung zu. Isuzu. Kahit i-search nyo guys, mali po yung spelling ni Maharlika dito sa Isuzu. Diba? At saka guys ha, ito ha, nakikita nyo yan. Tingnan nyo ha, yung kanyang post. Nakita nyo yung post niya. Ang sabi dito guys, confirm daw na ang sinabi ni PRRD na nasa listahan daw si Marcos Jr. ng PDEA nung panahon ni Noynoy. Guys, sa first stanza ng kanyang statement, meron ng mali. Alam nyo kung bakit? Panoodin nyo ulit guys, yung sinabi ni ano ni former President Duterte, yung prayer rally niya doon sa Davao. Ang sabi niya, nung mayor siya, mayor ha, mayor pa lamang siya, alam niya na nag-aadik-adik daw itong si President Marcos. Hindi nga lang daw siya nagsalita kasi nga magkaibigan sila. Guys, mayor. Nung panahon ni Noynoy, hindi po siya mayor. Ang mayor nun, si Sara Duterte. Fake news agad. Pangalawa, sabi dito, nalalaglag tuloy ang cellphone ko, ayon sa ating puting ahas, nakipagsabwatan daw si Kuting at Liza Tanas Jahas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting. Nakipagsabwatan daw para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting. So meaning, ibabaybas siya, pero dito sa kanyang pinakitang image, surveillance yung nakalagay. Jutang jini ng jinemis ka na naiinis ako sa'yo. Talaga, guys, pinipilit kong hindi mainis as much as hanggang kaya ko. Kasi, alam nyo, kung hindi sana to pinipick up ng mainstream media, hindi naman to magbaviral. Alam nyo, yung mainstream media may problema din eh. Alam naman nilang hindi naman walang credibility na tao itong si Maharlika. Pero yung fake news niya, pinipick up nyo pa rin. Nakita ko, inano ng Philippine Star, binalita. Nangunguna dito guys, yung SMNI. Dapat dyan sa SMNI na yan, talagang kahit sa mga social media, tinatanggal eh.
nakakabwisit. 'Di ba? Tapos sa mga mainstream media naman, please lang. Parang awa nyo na. Alam nyo namang walang credibility tong taong to. Bakit nyo pa binipick up? Ang lalakas din ng tama nyo eh, no? Pinagpapawisan talaga ako. So yun guys, yung lapses na nakita natin. Diba? Yung settings ng date magkaiba. Pangalawa din dito guys, walang control number. Pangatlo, mali-mali yung spelling. Diba? Tapos pang-apat dito, yung sabi niya, iba-bypass kasi huhulihin na daw. Pero ang nakalagay dito, surveillance. So apat yung nakita nating lapses. So I hope na, siyempre madami pa ding naniniwala dito. Pero guys, isipin nyo na lang ha, the facts na alam ni Duterte, kuno, na adik itong si President Marcos, bakit pinili niya na itandem sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte? Diba? Doon pa lang guys, mapapaisip na kayo. At sa sinabi ni Digong na magkaibigan kasi kami kaya hindi ko ikinanta yan. So, gaano kadaming kaibigan ang hindi ikinanta ni Digong? So, ngayon, dito tayo. Going back tayo dito sa ano ng PDEA. Ito yung sabi ng PDEA. PDEA debunks fake operational document. Sana naman hindi lang pag didebunk yung kaya nyo, kasuhan nyo to. Kasi sinisira ang reputasyon, kredibilidad, at paano kayo mapagkakatiwalaan ng taong bayan kung hinahayaan nyo lang si Maharlika na sirain ang imahe ninyo. Diba? So sabi dito, the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, debunks the false operational document currently in circulation in social media. False operational document. Hindi daw po totoo. Talagang hindi naman totoo kasi ang dami namang mali. So, two picture of document were posted online, authority to operate, pre-operational report, both dated March 11, 2012, PDEA ran check through its plans and operation reports management system or PORMIS and found that no such operation was logged on the said date. Kasi guys, noong March 11, linggo po yun. 2012, linggo yun. Hindi natin alam kung mayroong drug operational doon. Pero paglilinaw din ng PDEA, noong March 11 at March 12, wala po silang nakalog-in na operational doon. At saka guys, nung 2012, March 12 ha, yung iba kasi yung March 11 Sunday 'yon. So March 12, parang nagpatuloy ata yung session dito kay Corona. So si President Marcos nandoon po dito sa dinididig na ganun nga issue kay Corona. So paano nasabi na under surveillance siya? I mean nasa bypass operation si Digo si President Marcos nung March 11 and March 12. Skupo. Anyway, sabi ng PDEA, a critical feature of PORMIS that one cannot insert or tamper with recorded operation. All pre-operation document serialized and recorded in this database. So lahat daw po guys ng kanilang mga operation ay recorded. So yung nangyari nung March 11, March 12, wala po silang record nung time na yon. So, this ensures the system integrity and negates any doubt on the data system contained. So, in the age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious document, and fantastic claim at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. So, we are here to debunk the fake news. Nandito tayo guys, tulungan natin ng PDEA and hoping sana na yung gawin ng PDEA is hindi lang pang-debunk. Gawin din nila kasuhan nila. Diba? Para naman na kahit papaano natututo itong si Maharlika. So, now, wag na po kayong magpaniwala dyan kasi yung mga maniniwala lang dyan is yung mga pathological liar. Yung mga taong naniniwala sa pathological liar to the point na alam na nga nilang mali, alam na nga nilang may problema, papaniwalaan pa nila. Diba? Kagaya ng sinabi ni Roque na nag-a-addict daw itong ating presidente, pero hindi naman. Diba? Wala naman silang video, pulboronic video. Diba? So, ang nilabas pa lang ni Maharlika is yung document. So, bakit wala pang pulboronic video? Ine-edit pa ba? Diba? So, ngayon guys,
Wala akong masabi, basta nakakaputang ina, yun lang. It's me again, si Mimali Shanyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.